rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness as they went out before the army to say, Praise the Lord for his mercy endureth forever. And when they began to sing and to praise the Lord, set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. For the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir, utterly to slay and destroy them. And when they had made the end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy another. And when Judah came toward to the rush tower in the wilderness, they looked unto the multitude, and behold, they were dead bodies fallen to the earth, and none escaped. And when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them, they found among them in abundance both riches with the dead bodies and precious jewels, which they stripped off from themselves, more than they could carry away. And they were 3 days in gathering of the spoil. It was so much. And on the fourth day, they assembled themselves in the valley of Beraka, for there they blessed the Lord. Therefore the name of the same place was called the Valley of Beraka unto this day. Then they returned every man of Judah and Jerusalem and Jehoshaphat in the forefront of them, to go again to Jerusalem with joy, for the Lord had made them to rejoice over their enemies. And they came to Jerusalem with psalteries and harps and trumpets unto the house of the Lord. And the fear of God was on all the kingdoms of those countries, when they had heard that the Lord fought against the enemies of Israel. So the realm of Jehoshaphat was quiet, for his God gave him rest from the battle. Jehoshaphat reigned over Judah. He was 30 and 5 years old when he began to reign, and reigned 20 and 5 years in the Jerusalem. And his mother's name was Azubah, the daughter of Shilhi. And he walked in the way of Asa, his father, and departed not from him, doing that which was right in the sight of him. Howbeit the high places were not taken away, for as yet the people had prepared their hearts unto the God of their fathers. Now the rest of the house of Jehoshaphat, first and last, behold, they are written in the book of Jehu, the son of Hanani, who's mentioned in the book of the kings of Israel. And after this did Jehoshaphat, king of Judah, join himself with Ahaziah, king of Israel, who did very wickedly. And he joined himself with him to make ships to go to Tarshish, and they made the ships of Israel. So Sabai, then Eliezer, the son of Dodova, the Mareshah, prophesied against Jehoshaphat, saying, Because thou hast joined thyself with Ahaziah, the Lord hath broken thy works. And the ships were broken, that they were not able to go to Tarshish. Let's pray, Lord. Salamat po sa inyong salita again. We pray na kung namin na sustansya ang message namin ngayong hapon, Panginoon. Kupon kaninang umaga, Panginoon. Saan? Point out niyo po, Lord, na salamat. Kayo po ay dakila, Panginoon, pwede niyong pagyamanin, pagpalain. But nakakalungkot lang, Panginoon, minsan, at talagang na-observe namin, minsan sa mga kapatiran, mga kapatid, pinagpala niyo na, niligtas niyo na, kaya nandun po yung compromise. Natawag po, katulad ni Jehoshaphat, Panginoon, napaganda ng blessing sa kanya bilang hari, leader, Panginoon, nakita niya ang pagpala niyo sa kanyang ama, sa kanyang bansa, Panginoon, nung sila'y sumusunod. But dumating po yung time na siya po ay hindi sinabi dito, but siya po ay nag-compromise sa mga evil rulers sa kabilang kingdom, Panginoon. I pray, maiwasan po namin to, ma-realize namin, hindi namin kailangan, hindi namin dapat gawin ito, Lord. At parang hindi namin maranasan ang sumpa, Panginoon, at natupad naman sa mga anak ni at kamag-anakan ni Jehoshaphat, Panginoon, sa kanyang bansa. I pray na maging matalinong bawat isa. Magpalaan niyo po, Lord, kami. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapuna po. Okay, good afternoon sa lahat. Salamat po andito ang bawat isa. No? So again, tuloy po natin yung message kanina. Title po nito, part 2 na po. Do not help the ungodly. Huwag niyong tulungan yung mga loko-loko, mga hindi nagmamahal sa Diyos.
Okay, hindi makaligtas. Even worse, kalaban ng Diyos. Okay? Do not help the ungodly. Wag. May tutulungan kasi yung tutulungan mo dapat. Yun ang malungkot. Actually, alam mo yung mga pastor, minsan ng isang mga madalas napansin kong mga mensahe nila. No? Kasi nga, minsan, hindi madali. So, ma-realize mo, naglingkod ka sa Diyos. Tapos syempre, yung mga tao, marami sila, naglingkod sila sa Diyos. Siyempre, suporta sila sa gawain ng Diyos, pastor. Pero pag ikaw na yung pastor, kitang-kita mo sino yung mga hindi masyado sumusuporta. Kita mo yan eh. Kaya minsan nakakabigla. And then, of course, gusto mo rin akayin bawat isa, turuan. Ang di madali, yung ganon, yung na-realize mo yung iba, parang ano, may kanya-kanyang diskarte ba sa buhay. Minsan, hindi kasama yung church, hindi kasama ng Panginoon. So, ang hirap. Kaya yun yung naalala ko habang ginagawa ko to. Kaya pala ganun. Ganyan-ganyan, ganun. Parang may naman nahunumbat, pero ganun talaga yung tema. Madalas. At ang Panginoon, ganun din eh. Naalala nyo, inayakan niya pa yung Jerusalem. Naalala nyo po yun? Nagbabasa kayo ng Bible. Kung hindi, hindi nyo alam yun. Yung binasa yung Bible, grabe. Si Jesus mismo iniiyak. Ba't di na lang niya parusahan yung dapat niyang parusahan? Kasi nga, mahal niya yung Jerusalem, pero alam niya anong mangyayari sa kanila dahil sa tigas ng ulo nila. Napaiyak siya noon. Sabi niya, pwede ko naman kayong turuan at tinuturuan ko na nga kayo, akayin sa tamang daan. Tapos, nagsasarili kayo. At dahil diyan, marami sa inyo mamatay, paparusahan. Iskat. Nangyari nga yun. At yun, yun lagi kong naalala pag minsan, meron tayong iba dito na sigurado nakakaintindi naman kayong English Tagalog, tama? Tapos, ano? Pentecostal. Kasi naintindihan nyo yun eh. Makarinig kayo isa, dalawang, ano, buwan ng preaching dito. I'm sure naintindihan nyo, dapat nyo maintindihan. At the least. Kaya pag ganun po, no? So, anyway, saray na rin tayo. Nakakaano din. Nakakaasar na nakakasama ng loob. Pero, i-injure natin yan. Ang tanong kayo, paano kayo? Masasanay ba kayo na kahit yung mga madalas dito, kahit active dito, andito, baka wala yung utak nyo dito. Ang mangyayari niya para kayong yun nga, pabigat. Amen? Kasi pag andito kayo lagi, expected na, inaintindihan nyo yan eh. So, again, naintindihan naman natin na ibang bagay hindi. Pero ibang bagay, madali. Gano'ng kahirap intindihin yung mag-pray? Mahirap ba yun? Gano'ng kayo ka-busy? Hindi kayo mag-pray o kapagbasa? Kahit isang chapter? Kasi maramdaman ko rin yun kung unari, mga 50% sa atin dito talaga mga prayer warrior. Ramdam ko yun. Hindi ko kailangan masyado mag-pagbuno. Kasi ang daming tumutulong. Amen? Nakikinig ba? Yung mga active, tsaka mga hindi masyado active. So, yun ang ano natin ngayon. Labanan to. So, nakakita naman natin. So, sa mga wala kanina, bilisan ko lang po yung kwento ng buhay ni Jehoshaphat. So, marami tayong pwedeng cover sa kanyang buhay. Pero, ngayon, ang focus natin yung kanyang pag-backslide. At kung saan siya ay, pero tinulungan pa rin siya ng Diyos, pero dalawang beses po hinarap siya ng mga propeta. Alam nyo pag, alala ko nung ako'y member pa yun nga. So, syempre si Pastor marami yung member, kaya hindi ka na maharap lahat, diba? Isang beses nung umabsent ako ng mga siguro tatlong linggo lang yun, tatlong linggo lang hindi nakatin, eh hinahanap na ako, kala ko hindi ako kilala eh. Kilala pala ako ni Pastor. Nuntahan ako dyan, no? Kaya umpisa nun, hindi na ako ma-absent. Kasi isip-isip ko lang, sa dami ng member, sa kanyang problema, ako, sasadyain niya pa, para lang matin. Very basic yun, di ba? So anyway, yun ang realize ko, anong gusto sabihin? Yung mahalaga tayo sa Panginoon, pero, tulungan din natin sarili natin, pero mayroon pa akong di na, ano. Anyway, wala. Yan, para sa mga wala kanina, yan, anong buhay ni Jehoshaphat? So, siya po ay napakaganda po ng kanya pag binasa niya po sa dito, sa 2 Chronicles, start mga 17. Puro positive yun eh.
dito may positive din kasi bago siya mamatay, binanggit yung mga magandang ginawa niya, sumunod siya sa Diyos, sa tatay niya si Asa. Okay? At kilala niya si Asa. Isa yan sana sa maging paborito niyang kings. Kasi nilabanan yung mga bakla nung panahon nila, pinatay niya eh. Eh tayo ngayon, parang, wala patayin! Sama mo! Diba? So tatay niyo, so matapang yung tatay niya, kaya gumawa rin siya ng tama. Amen. Kaso meron siyang nabanggit doon, di ba? How be it? Merong ano eh, natira. Hindi pa tinodo. And then, so ayan na, si Jehoshaphat, anak ni Asa, problema, may pagkaibigan siya, whatever the reason is, ewan ko kung ano meron kay Ahab, siguro mayayaman niya mga yan, magpaandalan, mga hari tayo, chat-chat tayo, ano tawag dyan? Jamming-jamming tayo. Okay pala dito sa Israel, ha? Yan. Mandang huli, naging friends sila to the point na makipag-gera siya kasama yung lokolokong hari si Ahab. So yun ang malungkot na ginawa ni Jehoshaphat na minsan mga Kristiyano na ginagawa din. Kaibigan mo yan? Ngayon, kung hindi mo close at inaakay mo siya, maintindihan natin yun. Eh paano kung lokoloko tas kaibigan mo na close? Anyari. Diba? Alam nyo, sabihin ko na sa inyo, pero hindi ko lang pinipersonal, pero minsan kasi ganun ang feeling ko. Kunwari, may tiniwalag tayo dito, meron tayong sinabihan, tapos meron pa kayong, diba? Sabi nga sa inyo, pag tiniwalag sa church, hindi niya pinapansin. Para matuto siya. E paano yun, pag mas mahal nyo pa yung tiniwalag kaysa sa nagtiwalag? E paano yun? May conflict, di ba? Parang pinapahiyaan niyo yung authority. Ganun yun. So, nangyari dyan, balik tayo kay Jehoshaphat, ay ang ganda yung simula niya, pero nag-backslide, nakipagkaibigan sa hindi niya dahil kaibiganin. Of course, nung una siguro, iniisip-isip lang niya, okay lang to, kasi sumusunod naman siya sa Diyos, makikita lang dito eh. Ang dami niyang projects patungkol sa salita ng Diyos. Talagang asin. Talagang siguro sabi na soul winner siya. Okay, at in-influensya niya yung buong bansa niya. Kaso nga, ba't kayo may kaibigang loko-loko? Ba't mo kailangan kaibiganin yan? Ang laking tanong nun. Amen? Kasi ano, nagkukulang ka ba sa kaibigan? Ilang kaibigan ba kailangan mo? Alam niyo kasi kahit yung mayamang, ganyan po yan eh. Kasi may mga bagay na kunwari ako. Imagine niyo na lang. Wala ako masyadong kaibigan, pastor. Diba? Yan ang totoo eh. Kasi hindi ko naman... So, pero nakikita ko, eh, parang maganda, pero mas maganda na tayo yung magkakaibigan, di ba? Tapos, syempre, mas may makukuha ako doon, may matututunan din ako sa kanila. May matutunan din ako sa inyo. Pero, ang masama pag parang nagkaroon tayo ng caste system ba? May mga pastor, nandito kami. Parang Catholic, clergy, laity, mga ganon. Pareho nagtuturo daw ng salita ng Diyos, kunwari. Pero meron yung subdivision. May division yun. Kaya nga ginawa nila yung ganong category. Kahit nag-preach ka, kung di ka pare, diyan ka lang. Ganon sila. Sana sa atin hindi ganon. Anyway, sabi ko sa si Jehoshaphat again ay maging friends sa loko-lokong mga hari to the point na, nasabi ko kanina, yung sabi dong affinity, hindi lang basta affinity ng magka-friends yun. Talagang friends, naging ano sila, magkumpare. Diba? Anak niya, naging asawa ng anak ng isa. Si Ahaziah, namanggit dito sa huli, yung anak niya po ay si Ahaziah. Hindi, may anak naman si yung anak naman ni Jehoshaphat, nakalimutan ko, ang nasawa nun, anak na babae ni Ahab, si Atalaya. Okay, yung later na magiging reyna. At papatayin yung mga descendant ni David. Pero nakalusot yung isa. Okay, tinago. Okay, so gano'ng kalokolokot yun? Diba? So ba't niya kinakaibigan? Yun ang tanong. Kaya number one, kanina, binasa natin po yung mga maraming verses natin sa against compromise, paulit-ulit, yung ating James Paul.
Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of this world is enmity with God? Whosoever therefore shall be a friend of the world is the enemy of God. Mamaya natin tatapusin sa 2 Corinthians 6:14 to 18. Pero marami tayong sinakita doon, huwag mong kaibiganin, huwag! Ang mga hindi saved, kung kaibiganin mo man, ikaw yung mag-aakay, hindi kayong papaakay. Eh parang yabang ko naman nun. Ang yabang, eh, inaakay mo nga sa tama eh. Humble ka nun. Hindi mo lang sila, isa ibang bagay siguro, hindi pagbigyan mo sila, magaling ka doon. Pero hindi ka pag-spiritual, o kaya inaalis ka na sa church, for example, eh, ano muna tayo? Mas importante to, ano tayo, ano ba? Anong ginagawa natin? Laro muna tayo, tournament. Nako, yan church na yan, walang ano yan. Pag nilalayo ka na, alam mo na yun, spiritual battle na yun, nilalayo ka na eh. Maikiayon ka pa dyan para lang magstay kayong friends. Hindi ganun. So, tinulungan ba ni... Balikan natin yun kasi yun yung pinaka-title natin eh. Yan yung unang rebuke sa kanya, mismo ng pastor, yung pala sinasabi ko kanina, no? So, pag ikaw pinuntahan ka pa mismo sa bahay mo, ano yun? Special ka na hindi, baliktad, pero may concern sa'yo. Amen? Amen. Siningle out ka. Ito, eh, mga, ito, hindi naman ganun kasikat yung mga propeta, pero sikat po yan sa Diyos. Amen? Mga lingkod ng Diyos yan eh. So, kung ayaw nilang puntahan yung hari, at I believe, yung ibang hari, hindi na talaga pinupunta pag alam nila, wala nang pag-asa. Diba? Eh, si Joshua, pat sumusunod sa Diyos to. Yun lang, may compromise. Kaya hinarap ni Jehu, at again, ha, lakas ng loob niyan. Amen? Malingkod ng Diyos. So, problema sa atin minsan, inaakay na tayo, parang binabaliwala natin. Ganun nangyari sa iba. Na, yung ibang hari dito, at mga ibang mananampalataya, di kaso, binaliwala yung likod ng Diyos, napahamak sila. So, ganito yung ginawa, sinabi sa kanya, so, bakit shouldest thou help the ungodly? Kailangan mo ba, dapat mo bang tulungan ang ungodly? Tanong sa atin ngayon yan. Ang obvious sagot dyan, ano? Hindi. Kaya ang title natin, huwag mong tulungan. Kawawa naman, tulungan mo sa ibang bagay, maligtas muna. And then, at least magkakaroon tayo ng connection sa kanya. And then, doon posibleng matulungan natin sila even sa ibang bagay, di ba? Iba pong ginagawa, ano eh, gina-shortcut eh. Nahala ko na naman si Jogs eh, yabang kasi nun eh. Pinagmamalaki niya pa, eh, yung mga taong yan, eh, nag-donate kami ng ganyan, ng ganyan. Tinatanong ko yung mga taong, di ligtas. Oh. Sige nga, ano yung mas ginawa nila, mas ano yung mas importanteng paglilingkod na ginawa doon sa mga Aita doon? Ha, tayo ba o sila? Sila, gumamit sila ng mga laking pera, tayo, oras lang. Kaya sinira natin yung gospel, naligtas yung iba doon. Sino yung mas magandang salvation na ginawa? Kayo na magtanong sarili nyo. So, hindi madali. Pastor, dali lang na mag-share eh. Eh, paano tayo nakarating sa ganitong point? Amen? Yun ang hindi madali. Sabi nga sa inyo, marami pumipigil dito. So, ganitong klase ng gawain, ng ganitong aral, ng ganitong karakter, hindi yan nabubuo kung saan lang. Parang mushroom na sumusupot. Musulpot. Uy, may preacher na doon, lingkod ng Diyos. Alam mo, ganun lang yon. Bago mangyari yon, ay talaga may nagtrabaho din. At sana kayo, yun nga ang panalangin natin sa inyo. Kayo, bawat isa sa inyo. May naglalaban nyo ngayon, kung hindi kayo lumalaban, para kayong passive, baka yun nga, baka mga baliktad pa kayo. Yun ang masama dyan eh. Nabanggit ko kanina yung isang friend namin, no, na ilang beses na winarningan yun. Oo lang ng oo, pray nyo lang ako. Pray nyo ako. Ano? Sinasabihan ka na nga ito, mali ito, huwag mong gawin ito. Sabi niya, ay mayroong bakla na ano kasi, lagi yung kinukulit eh. Ay, gusto sabakin mo. Ano ka ba? Pwede ba yun na ano yung kanong bakla, ano? Piliting ka? Yung babae nga, medyo maano pa kasi babae. Kaya hindi rin eh. Pag ayaw nyo talaga, mga babae, di mangyayari yun. Amen? Eh, lalo lalaki ka. Kakampihan ka ng mga ano dyan.
Huwag na kayo, alam naman bakla yun eh. Alam mo ba yun? O baka ma-office ako. Kakampihan ka ng mga tunay na laki doon. Ngayon, ginagawa nila. Kaya ginagawa ng mga bakla ngayon, puro batas, puro propaganda. Parang tinatakot ka. Na pag pumalag ka, ikaw ang kukulong. Pero pag tayo ang pumalag, so alam nyo ba yun? Ano, meron dito kinanin ng bakla, sabihin mo yan. Yung mga tunay dyan, kakampihan ka niyan. Tsaka, hindi kakampihan yung kasama mong Diyos eh. Kaya sigurado yun. Kaya takot nyo, dapat silang takot sa atin. Amen. Eh, ngayon, nagpapaano kasi itong mga to. Ewan ko kasi, wala nga lakas ng loob. Di lang alam salita ng Diyos eh. Kala nila, pag kinagkaisa na sila lang kung sino, talo na agad. Itong kwento ngayon nating hapon, ito talaga magandang story. Totoo to, nangyari ito. So bago tayo dito sa 20, dito muna sa 19, pero winarningan na siya. So ngayon, pag tayo, winawarningan. Kapatid, parang ano ka ba? Parang ano ka na? Hindi ka na interesado sa Bible, ha? Okay ba yan? Hindi naman. Tanggi-tanggi ka pa dyan. Ngayon, magpakatotoo ka lang. Okay? Ano may naisip ko kanina? Kunwari, sabi ko sa'yo, mas gusto ko pa yung totoo sa... Kaya last week, yung ating topic, naalala nyo, yung iba wala eh. Topic natin last Sunday, yung sinungaling, di ba? False witness. Iniisa-isa natin yung Ten Commandments. Kasi talo ka, akala mo, nakapag sinungaling ka, akala mo, nakaloko ka. Loko-loko ka kasi hindi maloloko ang Diyos. Amen? Amen? Amen. Kasi sinungaling. Very basic yan eh. So anyway, move on tayo ngayon. Kaya ito, salamat, dito ay medyo nagbago si Joshua. Pero still, ang laki na ng compromise siya. Paano? Ang dami na patay sa tao nyo dahil sa kalokohan mo. Dahil nakisama ka sa lokolokong hari, nadamay yung mga tao mo, ikaw yung nakaligtas. Dapat dala-dala mo ng konsensya mo yun. But anyway, move on tayo. So dito, nabasa natin kanina umaga. May mga ginawa siyang bagay. So yung mga points natin, dito sa 19, chapter 19. So bakit hindi dapat natin silang tulungan? Kasi mga wicked nga, at wicked to, ungodly. Pag sinabi pong ungodly, hindi lang po ito hindi godly. Pag sinabing unholy, anong sabi, hindi lang hindi banal yun, talagang kasuklam-suklam yun. Okay, ganun po yan. Basta parang di naman sila ganyan eh. Ikaw lang ata nagsasabi, baka hindi mo lang alam dahil malaman. Sinong hindi ano dyan? Kunwari, anong piliin yung kulto? Sinasabi kanina ni Brad. Kung nakaka-relate ako doon, kasi nakita ko yung mga tao, babait naman eh. Pero ganito yan, yung mga panluloko, naloko sila, pag mabait naman niya, mabait naman, tatablang ka rin nun. Hindi lang ang problema lang naman sila, Sabado, Linggo, isang araw lang yung pagitan ng Sabado, Linggo eh. Pero hindi mo alam, mayroong ibang tinuturo sa kanila, marami, na mali, at may kanalaman sa kaligtasan. Kaya hindi maligtas yung mga yun, kasi turo sa kanila, wala naman daw impyerno. Yung tinanong sa sinabi sa amin eh, wala pa na akong impyerno eh. O paano nila ipipreach yung impyerno? Wala pa impyerno. Later pa daw yun. Alam nyo naman, kahit i-delay mo lang yan, meron pa rin. Pero still, yung dating nyo sa tao, tsaka sa mag-preach ng salita ng Diyos, kung delay yun, saka na yun? Siyempre, hindi ganun yung urgency mo. Hindi yung katulad nung totoo. Sabi sa Bible, pamatay ka ngayon, impyerno ka. Luke 16. Natigilan. So, ganyan po ang dealing natin. Hindi naman natin binabastos, di ba? Nakita nyo naman paano natin dinideal yung mga ganyan. Hindi ka bastos, sinabi yung totoo, pero andun yung pag-ibig, pero hindi natin sabihing okay ka lang. Hindi sila okay eh. So, ganyan din po tayo dito. Kung may sinasamahan ko yun dyan, kung sino man yan, tao, organization, kahit minsan magulang natin, pag hindi nila may salita ng Diyos, tutulungan mo ba? So medyo subjective kasi yung tulong. Again, yung tulong, yung cost nila, huwag mong tulungan. Silang personally, sige, tulungan mo. Pero not to the point na alam nila, kinukonsinti mo na sila. Na okay lang yung SDA, okay lang yung Catholic, okay lang yung magkaibigan tayo. Huwag mong tulungan yung cost nila. Lalo silang marami maluloko. Amen? Kaya sabi dyan sa point number one, kanina umaga, they are haters of the true God. At ang sabi doon, ba't naman ganda sabihin ni Jehu kay Joseph at kung okay-okay lang yun? Sabi niya, ang galit ng Diyos, nasa'yo.
Ngayon, hindi na agad naranasan ni Joseph at sabi nga sa inyo, mamaya pa to sa mga anak niya. Papatayin ng anak niya, yung iba niyang anak. Masaya ba yon? Basta hindi naman nangyari sa buhay niya. Still, di ba? It's horrifying. Kaya huwag niyong tutulungan sila. Number one, they are haters of the true God and you will incur the wrath of God in your life. Number two, tagal tayo dito kanina. Sabi dito, binasa natin sa 19, tinapos natin itong maganda yung ginawa ni Jehoshaphat. Pero ang point natin, it conflicts with the good works toward God. So gagawa ka ng tama, tapos kukonsintihin mo yung mali. Parang itong mga to, yung mga bakla, ganyan yung mga bakla eh. Lahat ng mahalin natin, protektahan natin yung karapatan ng lahat ng tao. Ay, ang ganda, di ba? Kaso hindi nila naman may, taga lang, may exemption dyan. So pag tinulungan mo yung mga lahat ng tao, quote-unquote, kunwari lang naman yun, mga politiko, tinutulungan kunwari ito, tapos biglang ipapasok tong agenda ng bakla, pag ito, pag ang logical outworking niya, pag tinulungan mo yung mga bakla, mga ano yan, ano gagawin yan? Sisirain niyo yung pamilya, sisirain yung morality ng tao, tapos pinotektahan mo pa. So in effect, ano mangyayari dito sa sinasabi mo kanina, tinutulungan mo? Sisirain ito, ito. Ganun din, mga Kristiyano, kunwari, gumagawa ka ng mabuti, bigla ang gagawa ng isang masama lang. So, mabuti man lang kung nababawasan nga yung kasalanan mo, pag na-point sa'yo, oy, mali yan, huwag mo nang tulungan yan, huwag ka na dyan. Hindi okay, may progress tayo pag, pag tinigilan mo yun, okay? So, pag pinapoint out na natin, na huwag mo nang gawin ito, tapos sige-sige ka pa, nagko-conflict yung ginagawa mong mabuti at yung ginagawa mong masama. Okay? So in effect, parang cancel out yun. Alam nyo sa algebra, di ba? Ano nasa na yung kanina laking numero nito eh, na-cancel out eh. So medyo na daanan na natin ito kanina. Yung parang sub-point natin dito is compare with that every cult that we know. Okay? Lahat po ng kulto, nabanggit kanina si Mother Teresa, yun na yung pinaka ano eh. May ginagawang mabuti, kaso may ginagawang masama. Yung sabi nyo, maging Kristiyano kayo. Pero ako, hindi ako Kristiyano. Ganun pala si Mother Teresa. Hindi natin alam yun eh. Pero, ba't nakikimother ako? Yung tawag sa kanya kasi. Teresa, kung sino man yan. May Teresa yung dinadaanan natin, di ba? Ganyan kasikat yun. Ewan ko sa'yo. Anyway, kaya huwag natin tulungan kasi nagko-conflict yan. Bakit hindi mo nalang tulungan yung talagang malinaw na naglilingkod sa Diyos? Tama? Para walang tampuan, baliktad eh. Tutulungan mo yung kalaban ng Diyos. Okay, so ngayon naman, pangatlo at pang-apat na point, dito na tayo sa 20, chapter 20. So nabasa natin, no? Ano nang ginangyari dito? So napaagad na ng ginawa nila, kaso may pagsubok. So yan, parang buhay natin, relate na natin. May pagsubok ba? May pinagdadaanan kayo? Si Jehoshaphat, siya yung hari, kalaban niya tatlo. Parang Ukraine, kalaban ng Ukraine, Russia, Belarus. Yung Belarus, ano naman eh, tameme naman eh, nakaabang lang eh. Si ubos din sila, huwag nagkataon. Pero anyway, tatlo kalaban niya, ano daw? Ammon, Moab, Mount Seir, ano yan? Okay, go. Ano yung Mount Seir? Ba't katatapos mo lang dyan sa Genesis? Sino yung mga inhabitants ng Mount Seir? Mga kamag-anak nila yan. Hindi. Si Edomites. Okay, yung Ammonites. Sino ba yung mga Moabites, Ammonites? Anak ni Lot, di ba? Kay sa mga anak niya. So, ang sabi dito, hindi nila sinakop yan eh. Okay? Kasi pinagbawalan sila ng Diyos. Huwag niyo bayaan niyo yung mga Iso, Edomites. Bayaan niyo lang yan. Hindi ko ibibigay sa inyo yan. Okay? Binabasa yung Bible niyo. Inuulit niya dito eh. Kaya nagtatampo sila sa Lord, di namin pinatayan. Ngayon kami papatayin eh. Kaya maganda rin yung prayer ni Jehoshaphat. Di ba parang tayo ganun? Ano nga, yung mga, ano, yung iba sa inyo, nag-iinit sa mga bakal, loko-loko pala yan eh. Pero ang utos sa atin, huwag mong mapatayin physically, okay? Pero pag tayo na ino-oppress, anong gagawin natin? Mag-pray lang tayo sa Diyos. At yung nangyari dito, nakita niyo na yung nangyari, sila yung nagpatayan.
Alam niyo ba, ganyan yung mga kalaban natin minsan? Kahit yung mga bakla, sila-sila na nagkakatalo-talo eh. Tama ba? Yung mga lokolong yan, yung mga nang-opre sa atin. Eh tayo naman, iwas lang. Gawin lang natin yung kalooban ng Diyos. Hindi tayo makikipagbasagan ng ano dyan. Kasi talo rin naman tayo, di ba? Tsaka hindi natin tabaho yun. Spiritual ang battle natin eh. So makikita mo, nakwento ko na lang to. So nangyari dito, yan na nga, nabalitaan na. Yan, tayo, tatlo kalaban natin. Bira, dapat pinatay natin to kaso bawal daw eh, sabi ng Diyos eh. Anyway, nag-pray sila, nag-fasting sila, nagtiwala sila sa Diyos, nag-pray at nag-awitan pa. Familiar, alala niyo si Paul and Silas, di ba, nangyari sa kanila. Kaya ito yung lagi sasabi sa inyo. Pag dito nag-aawitan tayo, yung iba hindi nakikiisa. Hindi ko alam kung masaya ba kayo, hindi. Ngayon, yung mga baguhan kasi talaga, may dinadala, hindi masaya. Kasi pag galing ka sa limutan, puro kamunduhan, yun ang alam mong masaya eh. Di ba? So ngayon, hindi ka familiar dito. Kaya lagi siya, masanay ka dito. Yung awitin natin, iba sa limutan. Amen? Yung music natin, yung saan tayo masaya, hindi pareho doon. Kaya iba dito, call niyan ka ngayon kasi, ay, saya-saya doon, oh, pwento ka kami ng bastos doon, nakakatawa talaga. Eh, so dito, wala. O, paano yan? Amen? Ay, doon, oh, pa, TikTok doon, oh, yun, oh. Know. Tapos magkasama pa yung nanay, nag-TikTok, oh, parehong bastos, pero hindi niyo sa yung bastos yun. Ano, masaya yun kasi nag-nanay, nagsasaya lang eh. Tapos dito, babanata natin. Hindi, ano mangyayari ngayon? Ikaw, malungkot ka ngayon. Tapos nagkakantahan na dito. Ang ganda ng mga mensahe ng kanta natin eh. Hindi mo ma-practice na andun yung kasiyahan mo. Bakit? Pero ito, again, kay Paul and Silas, nakulong sila, nag-awitan lang sila, lumindol. Ngayon, ayaw natin lumindol ha, pero local lang, lindol lang naman sa kanila. So, ibig sabihin, kumikilos ang Diyos pag tayo nagtitiwala sa Kanya. Amen? Yung nangyari dito eh. Patay na tayo dito, tatlo. Eh sabi lang ng Panginoon, ihanda nyo na sarili nyo, harapin nyo, pero doon lang kayo. Hindi nyo kailangan lumaban, doon lang kayo. Hindi nag-abang lang silang ganyan. Ba't parang nag-aaway na sila doon? Ayun, sila-sila nagpatayan. Pagdating nila doon, patay na, ayun, anong gagawin mo? In-spoil na lang nila, plinander na lang nila. Again, di, nung panahon na yun, di masama yun, patay na eh. Ang gagawin nila sa ginto nila. Yun. Eh, soldier sila. Kalaban sila. Alam nyo, ganyan nangyari sa atin. Alam nyo ba yun? Itong pag nagbabasa kayo ng history, o bakit maunlad ang bansa ngayon? Yung mga bansang at least nagtiwala sa Diyos. Pilipinas, kahit ano, nagtiwala sa Diyos, syempre yung North Korea, hindi, di ba? Ang daming sumpa sa kanila. Kahit si China mayaman yan, yung mga tao niyan, parang mga alipin. Yan ang totoo, lalo sa North Korea. Sa Japan, hindi sila malaya mag-soul winning doon. Oh. So, ba't paano tayo napabuti? Ano ba ginawa natin? Wala naman ha. Nagtiwala lang sa Diyos at least yung mga tatay nating iba. Ganun yan. Amen? Amen. And then, yung iba ngayon, pinag-iinitan yung mga Pilipino kasi nare-realize sila. Itong Pilipino, paparami lang. Wala namang industrialization ha. Sila lang. Anak lang sila ng anak, sila yung magtatrabaho dito, tapos mag-remit ng pera na sa Pilipinas. Kaya tinaisip yun ah. Di ba? Kaya pinag-init na may-init sa ulo niyan eh, mga yan. Kasi minsan nakikinabang din tayo. Diba? Wala eh, ganun eh. Ang ganda yung policy na in-adopt ng doon nga. In a way, nakakahiya, pero in a way, sinamahan din tayo ng Diyos. Amen, kahit paano. So yung gusto ko sabihin dito, nung nanalo sila, plunder na. Ayan, yan na. Pinangako ng Diyos, kaligtasan nyo, plus, yung mga nagpatayan doon, sila ubos. Kanino ngayon yung sino may kinabang doon? O di ikaw, kasi kayo natira eh. Ganun po yan, yung nag-ubusan nyo sa Europe, iabang yung mga yan eh. Yung mga malalayo doon, ano nangyari? Sila yung nag-advance. Ngayon tayo, pa-placing lang kasi ayaw naman natin yung gera eh, di ba? Minsan ganun tayo mga Kristiyano. Yung mga nasa, yung mga salibutan, di sila yung laging ano, di ba? Later, sila rin mag-aaway-aaway, ikaw, tahimik ang buhay mo. Naglilingkod ka lang sa Diyos. Kung inaasahan ka pang reward sa langit. Inaasahan ka nila, sila mismo, mag-aasaran din. Ang stressful kaya niyan.
Nakakita ba kayong mga ganyan? Yung mga boss, ano? Naku! Napaka-stressful niya. Tapos, alakala mo, nakipag-away ng maliit na bagay. Hindi maliit na bagay kasi pag milyon ang pinag-uusapan, ikaw, ganyan ka lang. Sige po. Uy, tapos na ako. Uy na ako. Deserve na ako sa Diyos. Yan ang sinasabi natin. Kaya ngayon, anong point natin dito? So, ang ginawa ni Jehoshaphat, kanyang mga tao, salamat na revive sila dito eh. Takot lang nila. Ubusin sila eh. Naalala nila ang Panginoon, ang Diyos nila. Nag-fasting, nag-puri sa Diyos. Okay, ulitin ko again ha, sa awitan natin. Kung boring ka ngayon, tanong mo bakit. Ano kayo mas magandang gawin ko? Talunan, parang mga Pentecostal. Tanong mo na sarili mo, sabukan mo sagutin. Dahil matagal na namin pinagdaanan yan. Sinubukan na namin i-derive yan or tag dito. Tingnan natin, ano ba maganda? Mukha lang sila masigla. Spiritually, productive ba sila? Yun ang tanong. Inaano nila yung makalaman. Woo! Saya nila! The Spirit of God! Ganun may Spirit of God? Ha? Oh. Tingnan sa Bible. Anong ginagawa ng mga taong filled with the Spirit of God? Hindi yan kumaganon. Nagbe-preach! Nag-prophesy! Kung di ka natutuwa doon, ewan ko sa'yo. Kaya isa-isa lang naman yan. Kaya tayo mga Baptist, yan ang ano natin, yung magandang preaching, natuto tayo, amen, yun na yun. May nadagdag sa'yo, natunan ka, later, dadagdagan pa ulit yun. E paano pag nasa bahay ka lang? Yun ba talaga yung dapat natin ginagawa? Makadalas naman mag-church, tatlong beseng araw. Puro duda ka lang. Kaya sa Bible, gano'n, aral lang aral, araw-araw nga eh. Meditate pa. Yan. So, ang point natin dito ngayon ganito. So, nakuha ko na yung background, ha? Nag-pray sila. Later, sila ay tinulungan. So, ang tanong, again, why should we avoid the association of ungodly wicked people, organization? Bakit dapat sila iwasan? Huwag tulungan. Number one, they are haters of God. Number two, it conflicts with the good works toward God. Tutulungan mo ang Diyos, tutulungan mo yung kalaban ng Diyos, ano ka? Then pangatlo, God helps when we humble ourselves. Ang tanong, is the ungodly so? Sa Tagalog, ganito. Pag tayo nagpaka-humble, tinutulungan tayo ng Diyos eh. Ang tanong, ba't mo tinutulungan ang godly? Ganun ba sila? Sabi natin nga, kung sino man yan, Katoliko, Iglesia ni Manalo, kaya nga hindi maligtas yan kasi ayaw nilang tanggapin yung gospel na tama. Ngayon yung iba doon, mga biktima yung iba doon kasi mali tinuro sa kanila. Still, andun sila, kabahagi po sila noon. In a way, kalaban natin sila in that way. Okay? So kaya sabi ko nga sa'yo, tulungan natin sila, alisin natin sila doon. Tulungan natin sila, hindi madali yan, alam ko. Pero, kung ang Diyos, okay? Tinulungan tayo, pag napaka-humble tayo, hindi dapat ganun din expect dati sa kanila. Yun ang gusto kong sabihin dito, hindi ko lang nailagay in words. Maliligtas naman sila, amen? Tutulungan naman natin sila eh. Pag isa sa mga problema ng pastor ha, kaya ginabanggit sa inyo yung mayroon tayong topic ng ganyan, yung ibang tao parang gusto mong manghingi sa'yo na parang kala mo, may pinatago sa'yo. Kasi nga alam nila eh, pastor ka, lingkod ka ng Diyos, tutulungan ako nito. Oo naman, ang problema, ano, ganun-ganun na lang. Una, hindi tayong limited resources. Pangalawa, ang prinsipyo ng Diyos, kung hindi po nagpaka-humble itong mga to, wala. Yun ang prinsipyo ng Diyos, di pwedeng wala lang. Tumawag ka lang, parang atheist na, ay, natakot, oh my God. Atheist yun, hindi na iniwala sa Diyos, pero, ay, natakot. Binanggit na lang, nag-expect siya ng tulungan siya ng Diyos. Hindi. So kaya pangatlo is, hindi po ganyan yung mga ungodly, huwag natin silang tulungan. Amen? Hindi, basta kala ko ba dapat matulungin tayo? Oo nga, pero hindi sa terms nila. Tindihan niyo ba yun? Hayaan natin itong mga to. Kaya tagtining na mo to, parang OA na nga. May ano pa eh, may antahan. Tapos nagbaw-baw po sila sa Diyos. Kasi na-realize nila yung kasalanan nila eh. O tama yun, ganun din tayo dapat. Alam mo yung mga ang hirap tulungan mga Kristiyano? Sino?
Alam mo na yung problema nila, kitang-kita mo na eh. Magbalik loob ka lang. Mukhang wala. Eh, alam niya na yun. Pero dahil hindi ganun ka-humble, wala, wala, ayoko niyan eh. Parang wala lang, parang snub ba? Ang hirap ng nang-i-snub, di ba? Ikaw, na-snub ka na ba? E paano i-snubin mo ang Diyos? Ang hirap naman ng gano'n. Pwede ba i-apply natin yung prinsipyo ng Diyos? Nagpaka-humble sila, tinulungan sila. Ayun yung magandang path. Tama yun. Ma-humble ka. Ikaw may kailangan. Ikaw lumapit. Ngayon, minsan, kabutihan ng Diyos. Minsan talagang, minsan kahit di tayo lumalapit, inaabot niya pa tayo. Alam na natin yun. Pero huwag natin abusuin. Kasi pag naabuso mo yan, tapos sinakyan pa ng mga lingkod ng Diyos, okay lang pala yun eh. Diba? Parang yung kaya yung iba, ganun eh. Ganun ang style ng iba eh. No, baka makasalanan ko. Gagawin sa drama. Pero ang in-effect, ang ganun pa lang Diyos kabuti. Eh, hindi totoo yun. Kala mo lang yun. So ngayon, nanghihintay ka ngayon. Ah, dito lang, magpapakasira ulo ko dito. Ang tagal naman ng Diyos. Yan. Kaya ngayon, again, ang point number 3 natin, ang Diyos ay tumutulong sa mga humble, di sa mayabang. So, hintayin natin or gumawa tayo ng paraan. Kung gusto natin tulungan talaga yung sino mang yan, ano, hintayin natin or tulungan natin sila magpaka-humble muna sa Diyos sa ating tulungan. Para hindi sayang. Hindi sayang yung ating effort at hindi rin nila isipin na, ay, kahit pala ganito ako, okay lang sa Diyos eh. Hindi nga eh. Amen? Amen. Yun ang pinaka-point. Ano, nakuha niyo yun. Ang hirap eh. Pero hindi pa tayo tapos. Okay, last. So, gusto ko lang banggitin ha, nasulat ko kasi dito. Yan pa lang, pag-praise. Praise the Lord. Pag-praise, importante po yan. Kahit papano, kahit mga bata, pag nasanay sila, nagpupuri sa Diyos. Alam nila yung kabaligtaran yan. Yung sinasabi ko kanilang pag-snub. Pag sanay kang magpupuri sa Diyos, di mo siya i-snub. Pinupuri mo nga siya. Ginagalang mo siya. Diba? Hindi ikaw yung, eh, yung mga bata, okay lang kasi mga bata ka. Pero yun nga, sanayin mo dyan ha, makinig kahit paano kung ano yung makukuha niya. Amen? Yun ang dapat attitude meron tayo at sanayin natin sarili natin. Hindi yung ini-stamp natin ng Diyos. So magpakababa tayo, and yun. So isa yan sa mga, kaya gusto sabihin ko, pati yung pag-praise natin, practice natin, para madaling sandan, okay? So marami tayong pwede practicein pa dyan. Ang ganda nung awitin, pag maayos, timing, yan. So maganda naman, may technology ngayon. So tingnan mo sa kung paano kinakanta, yung timing. Ngayon, yung ibang bagay, okay lang nating customize. Anyway, so importante yung bagay na yan sa buhay natin. Amen? Bukos sa mag-pray, ginawa niya, ano, pinag-pray, nag-gather sila, nagkaisa sila, nag-praise the Lord sila. To the point na, ang ganda nung sinabi dito kanina, di ba? Merong mga grupo ng tao, sila yung nagsabi kay Jehoshaphat na ito yung gawin mo. In-encourage nila. Ganon din tayo dito. Kung ano, nag-upish ako pero banda ako yung discourage. Mapansin nyo naman yan, di ba? So, kala ko dapat di tayo ganyan ngayon. Ikaw, pag yung nagsabi, o nga, no? Matatauhan din kahit yung leader niya. Amen? Okay, so last. So, nag-aagaw sa utak kung ano yung title ko dito. Ginawa ko na lang Do Not Help the Ungodly kasi yun ang pinaka-team, eh, no? Pero alam nyo ba, meron dito ang tagpo, yung bandang huli na nga. So again, nag-get right with God, si Jehoshaphat. Pero bandang huli, binanggit dito, may isang tagpo pa pala na, nabanggit nyo kanina, sino yung kalaban nila? Si Ahab. Namatay. Wala na. Wala nang pagkakaibigan. Kaso, yung anak nun, nag-asawa nung anak ni Jehoshaphat, nagbunga po yun. At of course, yung anak niya, ni Ahab, naghari doon sa Israel. Yung anak ni Jehoshaphat, naghari dito sa Judah. E kaso, yung anak na babae nun, nandito. Ano mangyayari dyan? Ano mangyayari? Sino dito may mga kamag-anak na parang gulo? Diba? Hindi tayo magkaisa dito. Kasi yung ito, ganyan. Ito, iglesia ni Manalo, tas ito, ganyan. Hindi madali, amen? May paraan dyan, pero hindi madali. Yun ang gusto sabihin. Kaya, do not join yourself. Parang ganyan dapat yung gusto kong title nga dito. Huwag kayong makisama dyan. Amen?
Kung papakisamahan nyo sila, pakisama lang yon. Ang salita ng Diyos dapat natutupad sa buhay nyo. Pag nilalayo kayo doon, natapos ko lang Deuteronomy, mayroon pa nga doon, pinapatay eh. Nakita nyo ba yun? Pinapatay nila. Kunwari, ito ang Diyos. Sumasamba ka sa Diyos, tapos ilalayo ka kahit kamag-anak mo. Huwag tayo dyan. Nilalayo ka, pinapatay yun. Kasi nga, ba't mo ilalayo yung nasa tama ng pananampalataya? Amen? So again, huwag nyo magagawin yun sa panahon natin. Ha? Sa panahon nila yung kasi nga, yung civil authority sa kanila, yun din yung ano, spiritual authority ng panahon nila sa Israel. Okay? Malinaw yan, ha? Gusto ko lang sabihin yung gravity nun. Pag nilalayo ka sa pagsamba sa tunay na Diyos, mabigat yun. Wickedness yun. Gusto mo, ano lang naman kami, ngayon lang naman eh. O, sige, isa, chik! O, sana nakuha mo yun, mali yun ah. Huwag mo na ulitin. Amen? Amen. So, ito pa yung nag-aagaw sa ano ko. Parang gusto ko ito yung, kasi ito yung parang pinaka-finale niya eh, di ba? Sabi dyan. So, again ha, siya i-hari. Pag-hari ka, marami kang project. Siyempre, ayaw mo mag-fail, di ba? Isa sa mga project ni Jehoshaphat, yung mga... Sa panahon natin ngayon, yung China daw, ang project nilang malaki yun, yung ano eh, kung alam nyo yun ha, yung Belt and Road Initiative. So dahil sila ay nahihirapang mag, ano dito, kasi kontrolado ng US yung waterways, international passages dito, trading routes. Gusto nila yung land. Kasi nung unang panahon, mayroong ganyan eh, yung Silk Road, naalala nyo yun? History. Okay, second year tayo. Kayo, alam nyo ba yun? Yung Silk Road na yon, isang direct, hindi naman diretso, pero ang daming trade, ano doon, nangyayari. Kasi nga, yung dito, pwede mo ibenta dito kasi madaling daan. So, nire-revive nila ngayon yon ang China. Ang problema, walang budget. O, syempre, sinong gagastos nun? Yan. Kasi lahat ng ano, lahat kayo may kinabang eh. Diba? So, dapat lahat kayo gagastos. Eh, yung ibang tao, walang, ibang bansa, walang pera. Ginawa nila, pinautang nila. Eh ayaw, ngayon, nagkakalabuan na. So ano mangyayari sa'yo pag ganun ka? Sino pa ba yung mga presidente natin naman dito sa atin na may mga failed na project? Diba? Sino? Ramos. Si Ramos. Anong failed niya? Yung parang Disneyland. Disneyland. O, ano pa? Si Marcos. Lahat yan eh, mayroon mga failed niya. So ayaw mo nang ganun, diba? Pag inumpisan mo, pinirmahan mo, ni-ratify mo, okay yan. So ngayon, kasama po yan sa buhay natin, ano pa, sa pamilya naman, palitin natin. Lari, yung anak mo, babawa na lang natin, gusto mo maging doktor, yan. Lari na lang ganun, ha. So anong gagawin mo dyan? Siyempre, paghahanda ka dyan, pag-aaralin mo, and then, pag-pray mo, Kristiyano ka, pag-aandaan mo lahat ng... Yan, so pagpaplanuhan mo yan. Anong mangyayari sa'yo? Kung yung pinaghahandaan mong anak, ano, either nakulto, or nabuntis na maaga, or what, na disgrasya, anong dating sa'yo nun? Sige nga. Ipara kang failure ka. Amen? Talo ka. Loser. Kaya nangyari po dito, isa mga malaking project niya po, yung mga made in China ata nun, hindi naman. Pero yung mga ships, okay? Hindi po yan mura. So nag-invest sila dyan, si Josiah. Sorry, Josiah. Jehoshaphat. Ang problema nga, mayroon siyang compromise. So namatay na si Ahab, anak nun. May pagsama pa rin siya kasi nga, asawa na nung anak niya yun eh. So sabi ng, again, another prophet to. Si, sino to? Iba to eh, di ba? Si, Eliezer, the son of Dodova, ganun din, tapang din. Oy! Bakit ka na mag-join dyan? Yan. So, ay nangyari dito, yung isa sa mga malaking project niya, kaya gusto ko sana maging title dito, Broken Works. Ganyan tayo. Kaya point number 4, may project siya. Supposedly, makikilala siya dahil doon. Ito, si King Jehoshaphat. Project niya to. Ano nangyari? Eh, nasa na yun? Wala na. Wala nangyari kasi yung mga ginawa nila, nasira.
Either maraming ano po yung maraming professor, kaya kaya sa amin, mga project minsan nag-fail. Ang dami niyan, dami iniisip, yung supplier, yung proseso. Pag hindi nangyari yung tama, may nagpabaya. At isa ka na rin doon, ikaw yung pinaka-head eh, may kapabayaan ka. Amen? At minsan kahit pa ginawa mo yung the best mo, minsan pag hindi mo kasama ang Diyos, ano mangyari? Failed pa rin. Kahit ang galing mo, or baliktad naman, kahit hindi ka masyadong magaling, ito kasama mo ang Diyos, di ba? Ito yung kanina si Josiapat, paano sila nanalo? Kasama nilang Diyos eh. Nakiusap sila, hindi namin to kaya. Ang Diyos ang lumaban. No, relate nyo sa buhay nyo ngayon yun. Gusto nyo ba maging failure? Mga bata especially. Ilang taon pa lang kayo. Ngayon, nakikita nyo na yun sa example ng iba. Again, of course, may pagkakataon pa tayong nagkamali ka dito, pwede ka pang lumaban. Okay? Pero yung mga bata, nakita mo na, si ate, si kuya, ganun. Susunod na mo pa. Ang hirap ng kalagayan nila. Hindi sila handa. Tapos ganun. Hindi nag-aral. Kunwari. May pagkakataon. Pero ayaw mo naman ng ganun kahirap na kaya ka nahirapan dahil sa kagawan mo. Gusto mo ba yun? Kaya ganun po si Jehoshaphat. What happened to him? Broken works. Okay? Kaya number point, it will rob us of our rewards and victory. Pag ikaw, tinulungan mo. Kasi ganito po yan. Parang kahit sa military daw, di meron kang sabihin natin 1,000,000 tropa. Okay? So, yung laban yan, nire-reserve mo yan para sa sarili mo. Ito, yung isa, nahati, pinatulong mo dito. Ano mangyayari? Hihina ka dito. Eh, kung atakihin ka, di patay ka. Eh, iba sa atin, ganun eh. Hindi ko maintindihan kung nakukulangan pa kayo dito. Nakukulangan pa ba kayo dito sa good works natin dito? Soul winner ka. Pwede ka rin naman mag-akay ng mga kaluluwa, mga bata, kung ano man yung gusto mo. Kulang pa ba? Sige nga. Ako nga, paano sobrahan na ako eh. Doon minsan may mag-suggest pa dyan, Pastor, ito pwede natin gawin. Ito pwede, pwede naman talaga yun. Pero syempre, nag-budget tayo ng oras at ng pera, di ba? Iba sa atin, sa halip na itodo mo yung sarili mo dito, sa maayos na church, ano, saan ka? Sa sideline ka pa dito eh, Pastor. Nakakatulong din naman to eh. Sino bang head dyan? Hindi ko alam eh. Alamin mo, ay, naku, ano pala, Catholic pala to. Eh, okay naman, tumutulang naman sila eh. Iglesia ni Manalo pala to, patay tayo dyan. So, tinutulungan mo sila ngayon. Uy, tuwan-tuwa. Sino ba yung mga tumutulong sa atin dyan pag nag-inventory yun? Parang NIV. Sino ba tumulong sa atin dyan? Merong Adventist. Diba? Nilagay lang, ginamit lang sila. Ay, may Baptist! Oh! Hindi okay pala to, ibenta mo na sa Baptist o NIV. O, may mga loko-lokong tumulong sa mga demonyong nag-produce sa NIV. E paano kung ikaw yung? Gusto mo yon? Sino ba yung mga Baptist dyan? O, tingnan natin yung mga pangalan. May ebidensya dito eh. DM. Wala akong Baptist to. Wala akong angels only to. Bakit ito tumulong? Eh yun eh. Naloko, di ba? Kunwari lang. Gusto mo ba yun? Nandun yung pangalan mo. Sa halip na... O sige, makita dyan utak mo, dyan ka lang sa inyo. At least yung purpose mo at purpose ng church mo, malapit sa salita ng Diyos. Talo ka pa ba nun? Si Joshua, pat kung ganun lang sana ginawa niya, nag-focus lang siya doon, yung southern kingdom niya, eh, sinumpa na nga yung sampu eh. Pwede naman silang mag-ano, kaso hindi naman niya nayaya eh. Na sumambas ba sa Diyos yung sina Ahab? Hindi naman eh. Kaya huwag din kayo magmamalaki. Wala may, mayroon pa kayo, mas alam pa kayo na mas to, yayayain ko rin to sa church. Sabihin mo na sa akin, pwede naman gano'n. Sabihin mo, para magkaalaman tayo. Amen? Kung may mga kaibigan kayo dyan, salamat yung iba nagsasabi. Kaya nawawarningan. Amen? At yun, nakita nyo, ayaw sa Diyos. Bakit? Sila mismo tanongin nyo. Wala naman may ano sa atin yan ngayon. Dami na nang umaayaw doon. Sanay na tayo dyan. Amen? Sabi ko lang sa mga bago, kasi naalalain natin, ganito lang, tanong mo sila bakit. Yun. Kung may nakita talaga silang ginagawang mali dito, edi either mag-adjust tayo, tigilan natin, or sundin natin sila kasi sila yung tama. Kaso hindi nga magsasalita eh. Bakit? Alam mo na nakita mo yung lifestyle eh, carnal eh. Hindi obra sa atin yun, wala ka naman mag-tone down tayo. Amen? Para lang sa kanila. Amen. Hindi natin gagawin yun. No? Pag umalis sila, bye-bye, ganun lang tayo. Hindi tayo natutuwa. Obviously, tayo na ipigati, pero wala eh.
gusto nila tulungan yung gawain ng sanlibutan or demonyo minsan. Astro, hindi naman demonyo yun eh. Pero pag yung mga founder, ano, ganun na rin yun in effect. Amen? Kaya nga, ang galing ng mga nag-research nga sa NIV, alam nyo ba yung mga producer niyan? Talagang mga ungodly. Nag-produce sila ng Bible, nag-produce din sila ng church, ano yun? Sa Satanas. Satanic Bible. Ang galing, kompleto, no? Magbebenta ako ng Bible at ng satanic ba? Ang galing ko talaga. Loko-loko. Matulungan mo yon. Ang daming ganyan. Okay? So, finally, ito na lang. Sana, dito na tayo mga gano'n, ating memory verse. So, pinaka-conclusion natin, ganito. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Pag nakikita mo parang ang late naman ng church, eh dito sa isa, nakakaano ako dito eh. Meron ditong monuman niya. May nakukuha ako. Okay? Ito yung naalala ko. Buti, hindi ko nakalimutan. Naalala niyo yung sabi ko sa'yo. Kunwari, may nagbayad sa iyo. Kunwari, ito, may gibotante na to eh. Basta, kailangan kong pera. Binuli yung boto ko. Ano kailangan niyong gawin? Mas maganda, huwag mo ng ano. Kung matapang ka, hoy! Hindi ako cheap. Boto ko. Kung ayaw mong ganun eh, ganun eh. Ngayon, kung talaga, ano to, second, ang tawag dito? Second best. Ano lang? Option. Talagang money is tight, sabi nga nila. Tanggapin mo yung pera, huwag mo iboto yun. Pwede bang ganon? Pero iba kasi sa atin, talaga, may utang na loob ka pa doon. Nagbigay sa, loko-loko nga yun eh. Intindihan nyo ba yun? So magtiwala ka sa Diyos na siya yung magpo-provide. Basta hindi mo ako naintindihan kasi ikaw, kahit anong mangyari, ganyan ka eh. Hindi kami dati ganito, ilang sinasabi sa inyo. Amen? Nalalo ko pa at di ko na nga naisot yung aking singsing. Iyakan din kami dati. Dumaan kami sa ganyan. Ayoko nang umiyak pero ganun eh. Talagang pag naalala ko yung parang ang pinitpit ko yung sarili ko sa ulo eh. Kasi tinuturo ni Pastor, mag-tights kayo! May sweldo na ako nun eh. Tiwala kayo sa Diyos! Tapos mamaya mag-asanla ako, tapos natutubusin ko ulit, tapos nala ulit din sa yan ng ano, pawn shop. Kasi patong ng patong yung kahit man eh. Ayoko naman patagali kasi lumalaki. Pero para akong ano, bato. Alam ko, hindi na makakaalpas sa ganun eh. Natotoo lang, taon yun. Kaya nipis na punong ano namin yun. Pag tinignan mo yun, ano ba yan? Eh buti nga, meron. Kasi yung iba nagkakwento naman sa akin. Yung iba talaga, total, hindi na nila na-redeem. Sa hirap ng buhay. Yung sa amin, nandiyan pa naman. Kaso pinutol ko yung sa akin kasi nga, wala na eh. Taba ako na eh. Naalala ko yun. Sana ganun kayo, magkaroon kayo ng ganun experience, amen? Yung nagtiwala kayo sa Diyos, yes, nahirapan kayo ng time na yun, pero ano, ganun, yun. Yun ang maganda. Diba, nakita niyo si Josaphat? O, ano ngayon? Tatlo kayo, ha? O, ngayon, ano? O, patay kayo, sa akin yung yaman nyo. Ganyan tayo dapat. Again, di sa material lang. Kahit di ka pa yumaman materially, payapa buhay mo, amen? Hindi ka nalayo sa Diyos. Kasi nagtiwala ka sa Diyos eh. Panalo ka nun. Tapos nakitignan mo yung iba ito, nag-compromise ito, nag-compromise. Nasaan kayo ngayon? Ang hirap bumalik. Sila yung may hiya. Oh, huwag mo nang gayahin. Iba naman, magtatayo na sa... Ba't may sariling church yung si ano, Peter Tanchi? Eh, natiso daw sa Baptist na isa pang compromiser. Ba't ka magsatayo na? Ba't di ka lang maghanap, mag-pray ka? Lord, wala na bang matinong Baptist sa Pilipinas? Eh, sa yaman mo, hindi ka makakahanap. Wala, nagmalaki din eh. Amen? Amen. It will rob us of our rewards. Nangihinayang ka ngayon. Ba't kaya ako walang victory, walang reward? Eh, pinagpalit mo eh. Yan. Conclusion, trust the Lord rather help the work and plans and purposes of the Lord to move forward. Amen? Amen. Lalo sa atin dito, yung church na to, ang liit lang nito. Pero iiyakan tayo pag mayroon tayong 30th anniversary. Andito pa rin si Ate Marge. Ano, nakita yung pinaglaban natin niya. Pananampalataya natin. Amen? Amen. Si Rain, ate, ayoko nandyan eh. Ako, tapos nakarinig ko yung salita ng Diyos. Ganun pala talaga. Minsan ang blessing. Nasa huli.
Wala naman sa harap yun. Sa 30, naiyak-iyak ka rin. Sabi na tayo, ang dami na natin kunwari. Lahat siya, natulungan mo soul winning kasi hindi tayo bumitaw. Amen. Hindi tayo nag-compromise. Amen? Amen. Yun yung masaya. Anong gusto mong saya? Ang dami mong kotse, tapos compromiser ka. Oh, hindi masaya yun. Kaya takot sa atin yung mga yan. Okay, so kaya i-quote natin yung 2 Corinthians 6, 14 to 18. Ready, go. Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, or what communion hath light with darkness, and what concord hath Christ with Belial, or what part hath he that believed with an infidel, or what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God said, I will dwell in them and walk with them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord. Touch not the unclean thing, and I will receive you, and I will be a father to you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Ba't ganun yung pagkaka-word doon, no? Pag sumunod ka sa kanya, di ka nag-compromise, umalis ka, saka ka lang maging anak ng Diyos. Okay, hindi ganun yun, ha? Ibig sabihin nun, magiging maluwag, di ba? Lalo pag yung collectively. Pag pinag-usapan collectively kayo, lahat, magiging anak kayo ng Diyos, makikilala ko, people of God. Kasi halatang halata, sumusunod kayo sa Diyos. Yun yung sabihin nun. Okay? Hindi yung personal salvation. Yun ang maganda. May masasabi mo ba yun? Pagtanda mo. Ngayon ka mamili. Today. Piliin mo, i-forward yung hindi kalaban ng Diyos. Amen? Yung kakampi ng Diyos. Kahit pa maliit yan, parang mahina, tiwala tayo pare-pare sa Panginoon. Amen? Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Sa buhay ni Josaphat, na nakita namin yung magandang patutuon niya kung saan siya po'y sumunod sa yapak ng kanyang ama, na nilinis siya po ang kanyang bansa, Panginoon, sumunod sa inyo. Pero panahon, Panginoon, siya nag-compromise. Huwag namin gayahin. Hindi po namin na masyadong natakil, Panginoon. Pero nangyari sa kanyang mga anak ay pinatay, Panginoon. And then, pinag-interesan ng trono. Ang gulo nung panahon na yon dahil lang nag-compromise siya. Bakit niya kailangan makipagkasundo, Panginoon, sa mga ungodly? Hindi namin alam. Ang alam namin, Panginoon, hindi namin kailangan gawin yun. Huwag namin gawin yun. So, umiwas kami, Panginoon. Huwag namin tutulungan ang gawain ng kalaban. Maging loyal kami, Panginoon, sa inyo, sa inyong salita, sa inyong church, Panginoon. At kung ano man yung influence ng sanlibutan, Panginoon, kumpara namin, at least gamitin namin ang aming God-given wisdom. At I believe, makikita namin na walang dahilan para makipagtulungan sa kalaban. Again, kung tulungan namin sila, yung tamang pagtulong, maligtas muna sila, pakilala namin, Panginoon, sa kanila, yung instruction nyo, ang sundin namin, pare-pareho hindi yung kung sino nag-ordain ng mga kalaban nyo, Panginoon. So, I pray. May pong mag-alalanin nyo pong bawat isa, especially maraming salamat ng mga kabalik, nagtitiwala sa inyo, Panginoon. At yung iba rin naman, baka active pero hindi masyadong involved, sumusunod lang sa flow, Panginoon, I pray. Makita namin ang danger, Panginoon, ng hindi pagsunod sa inyo. Dahil we will end up, Panginoon, helping the purposes of the enemy kung di kami maingat, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.